What up guys, it's me again and your baby dinosaur, Dale. Hi, welcome back to my channel mga ka-18 at mga ka-dinosaur natin dyan. Anong pa-sweet? Mga ka-18 at mga ka-dinosaur natin dyan. Yes, it's me again, Dale Flores. At ako muna nagbabalik para gumawa ulit na isang reaction video para sa inyo, 18. And for today's video, ito na nga, yung episode 2 about sa SB19 at Nylon Manila. Diba? And it's all about sa grooming nila ngayon. Kaya ang title ng papanoorin natin ngayon is SB19's Grooming for Nylon Manila. Episode 2. So, na-excite na ako panoorin to 18 kasi ito na yung eksena kung ano yung mga sinuot nila nitong ano na to, photoshoot na to. So, let's go na 18. Panoorin na natin to at baka panoorin pa ng iba. Pero syempre, bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe o bago ka lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel na. Click the notification bell para always masaya. 18 na ba? Kung 18 na, watch na! Let's go! So tara na 18! Let's watch this episode 2 ng Nylon Manila. SB19 at Nylon Manila. Di ba? So let's go! Ay! That's it. Nylon Manila behind the scenes, the grooming! Featuring SB19. Working with SB19 was an unforgettable experience because I saw how each member had a distinct personality and aesthetic while they all still complement each other. May voice over! For Justin, he asked for a Korean style makeup with a blurred brown eyeliner extending outwards to define and elongate his eyes. He also had straight, lightly filled eyebrows and blush across his nose blended outwards to his cheeks. Ay, may mga ganun-ganun! Para mabuhay yung mata niya, di ba? I used pearls and blue appliques all over, following the natural curves and structure of his face. Ah? I think it goes well with his angelic skin. Uy, bagay sa kanya yung man bun, yung mga man bun. Ay! Upon meeting Ken, I thought of putting a smoky eyeliner on him while keeping the rest of his face. Kaya pala medyo maitim yung mata ni Ken dun sa isang video. For his creative layouts, I opted to make the gold appliques seem like nose bridge and anti-eyebrow piercings. Lighter? May pa-lighter? Uy, ala, ganda ng outfit! Hello. For si Stel, Pablo ayan. And Stel's look, makeup artist Anton Patu made sure to enhance their Asian features by putting eyeshadow that mimics the natural colors of the lids. He kept the skin well hydrated and highlighted, using the powder to liquid highlighter and strategically place it in areas where the light touches the skin. For Pablo and Stel's Anton used a mixture of gold metals and golden rhinestones and glued it around the eye area while following their bone structure. Nahulog! Uy, ang ganda! Josh wanted to define his eyes, baby so Josh. I applied soft brown eyeshadow on his lids and tight-lined his eyes with brown eyeliner. Uy, ganda ng book niya, brush up! And also extending his eyes a bit with a little black eyeliner on the outer corners. For his creative layout, I used small blue stars to form a half star on one side of his face to complement his outfits. Ang gulpo! Uy, ang ganda! I love the concept talaga. Uy, ang ganda! Tapos na 18, ang ganda, bongga na, love it! So ayun na nga mga ka-18, tapos na natin panoorin yung SB19 at Nylon Manila Episode 2. And ayun na nga, about sa mga grooming nila to, the make-ups, and yung pala, nag-compliment sila dun sa damit. Ano nag-compliment? Hindi, nag-stick sila dun sa kung ano yung babagay din sa ano nila, sa damit, yung makeup nila doon, 'di ba? So, ayan, yung kay Justin is siya din pala nag-suggest ng ganun yung look niya. And yung kay Josh, sobra ang gwapo ni Josh, nagigigil ako kay Josh. At saka si ano, natapos sila. Bonggang-bongga. The outfit, the makeup, and the picture na nakita nyo naman. Pare-paras natin na panood and nakita.
napakaangas, di ba? And yung mga outfit talaga nila, love it. Kasi parang hindi naman masusuot yun dito. Leather, mainit sa Pilipinas. And then, char lang. So, ayan. Naluloka ako. I love it. Lalo ako natunaw dun kay Josh. Ang ganda ng buhok ni Josh. So, ang papangorin natin is all about hair naman sa episode 3. Nakita ko yung sa episode 3, it's all about their hair look. Di ba? Kaya abangan nyo yan, 18. Ang ating susunod na papanoorin is yung episode 3 ng SB19 at Nylon Manila. So ayan, abangan nyo yan, 18 ha, sa ating reaction video about SB19. So ayan, nagandito na lang po ating video ngayon mga ka-18 at sana yung nagustuhan nyo. Kaya kung nagustuhan nyo to, huwag nyo nang kalimutan i-like, i-share at mag-comment na rin. At syempre kung may gusto kayo i-suggest o i-request, comment lang kayo dyan sa baba. Gawan natin ang video yan. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe o bago ka lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel na. Click the notification bell para always masaya. Di ba? So, ayan. Hindi po talaga ako syempre. Magsasama mag-thank you sa inyo, 18, for all your support. So, wala sa panonood na aking mga reactions video about SB19. And, syempre, thank you so much din sa SB19 Invasion or SB19 Reactors Invasion. Thank you so much po sa inyong lahat. And, sa mga kasolid, ka-dinosaur natin dyan, at sa mga kaibigan kung wala sa akong sumuporta, thank you so much din po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po ating video, at sana hindi ko na saya ang inyong oras sa papanood itong reaction video natin about SB19. So again, my name is Dale, your baby dinosaur, your SB19 reactor. Till we meet again, see you in my next reaction video. Bye-bye! Keep safe, everyone. Love you all. Mwah, mwah, mwah.